magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang araw mga kababayan. Sa meron tayong pag-uusapan ngayon, di ba, mainit na mainit pa rin yung kaso ng yung cyclist na tinutukan ng barrel nung pulis. Nung dating pulis pala, sorry. 'Di ba? Meron kasi akong nabasa. Ang nag-aano kasi noon, ang isa sa mga tagapagtanggol. Hindi ko naman sinasabi abogado, pero tagapagtanggol or isa sa mga sumusuport dun sa tinutukan ng barrel na cyclist ay si Raymond Fortun. So napag-alaman na yung biktima ay ayaw na mag-file ng kaso. Di ba? I don't know kung may arigluhan ba or ano. Ito kasi, si Raymond Fortun kasi, ayon sa aking source, ay nagbabike din. So parang kabilang si Raymond Fortun ng community ng mga nagbabike. Diba? Hindi natin pag-uusapan yung issue tungkol dun sa nangyari between dun sa cyclist tsaka dun sa nanutok ng barrel. Ito lang mismo kay Raymond Fortun lang yung bibigyan ko ng opinion ko. Hindi ko naman sinasabing tama yung opinion ko, pero ito yung pananaw ko mga men ha. Kasi medyo nakaka-relate din ako regarding dun sa mga victim na ayaw naman magreklamo. Kasi napagdaanan namin dati yan eh. Una kay FLM, lalong-lalo na kay Don Chiuto dati nun. Si Don Chiuto po, siya yung may double your money scheme before na marami siyang tinakbuhan. Diba? Hindi niya mabayaran yon. Kami yung nag-encourage dati nun na mag-file ng kaso kay Don Chiuto. Kami nila, kasama si Fiscal Haji ng Iloilo ba o Rojas City. Si Fiscal Haji kasama namin dati noon. Ini-encourage namin mag-file ng kaso yung mga ano ni Don Chiuto. Syempre yung mga ano namin, yung mga ini-encourage namin mag-file, ayaw mag-file. Kasi nga syempre number one, iniisip nila yung mga na-invest nila doon, lalong hindi nila makukuha. 'Di ba? Kapag nag-file silang kaso, pero pilit namin pinapaunawa. Kasi kung sino yung unang nag-file ng kaso, yun ang unang isisettle. Pero yung mga victim kasi, may tiwala pa rin kay Don Chiuto na magpipayout pa rin. Kaya hindi nagkakaso. Kaya wala nangyari dun sa ano. Anong ginawa namin? Wala, hinayaan na lang namin yung biktima, diba? Choice nila kasi yun eh. Pero nandun yung pagpupursigi namin na magkaso kay Don Chiuto before. Kasi kasama namin si Attorney Aboy nun. Si Fiscal Haji nga. Then sino pa ba yung lawyer na kasama namin nun? Diba? Hindi ko na maalala. Yung dalawa lang naalala ko. Kasi nga, kung sino daw yung unang nag-ano. Anyway, dito naman sa issue na to, napag-alaman na itong si victim ay hindi na magsasampa ng kaso. So panoorin natin yung ano. Napagbintangan pa nga si Attorney Raymond Fortun na ano eh, na ambulance chaser eh. When you say ambulance chaser, 'di ba? Parang siya yung parang alam mo yung ito yung definition ko, pero kung mali ako, medyo ito yung pagkakaintindi ko kasi pagka ambulance chaser ka, isa ka lawyer na alam mo nyo, atat na mag-encourage ng victim na magkaso for your own benefit. Yung parang, sige na, magkaso na para may e-epalan ako. Parang ganun yung pagkakaintindi ko para magkaroon ako ng trabaho. Parang ganun kasi yung ina-accuse kay Attorney Raymond Fortun. Pero tandaan nyo, si Attorney Raymond Fortun, ano ha? Kilalang abogado to.
di kampanilya na abogado si Raymond Fortun. 'Di ba? May mga celebrities na rin na nahawakan to, I believe eh. Tama ba ako? Basta hindi basta-basta si Raymond Fortun. Kamag-anak niya ba si ano si Siegfried Fortun, si Attorney Siegfried Fortun? At saka si Raquel Fortun na ano, na expert na. San ba kilala si Raquel Fortun? Oh, magkakamukha sila eh. Baka magkakamag-anak o magkakapatid siguro. Hindi, paki-educate po ako, ano? Hindi naman kasi yun ang topic namin eh. Parang yung ano, yung, di ba, na-content ko yung, ano, yung kay Mike Enriquez. Di ba, nagkukwento lang naman ako, may nagsabi, hindi ka sure sa sinasabi mo. Kasi may sinasabi ako doon na hindi ko alam kung ano yung kaso ni Mel Chanco. Nabanggit ko lang po kasi yun. Hindi naman kasi po yun yung main topic eh. Ang main topic yung pagkamatay ni Mike Enriquez. Diba? Sasabihin ko naman kung hindi ako sigurado sinasabi ko hindi. Para kayo na mismo ang mag-research. Parang ganito, ano, hindi ko naman alam kung magkakamag-anak ba yung mga Fortun na yun, magkakapatid ba yon. Well, paki-comment na lang po sa baba. Pero ang main topic natin dito, itong pinost ni Attorney Raymond Fortun. Diba? O nga pala, bago ako, ano, yung ano, si Raquel Fortun, forensics yun, diba? Palaging na, ano yun eh, palaging na i-interview yun sa SOCO eh. Expert siya doon eh, yung mag-determine kung anong kinamatay, anong inano, di ba? Then si Siegfried Fortun, pagkakaalam ko, naging abogado ng mga ampatuan yun, di ba? Anyway, ano tayo? Proceed tayo dito sa ano natin. Dito sa topic natin. Ito yung post ni Attorney Raymond Fortun. May nagsasabi kasi justice is dead daw. Kasi nga, diba, umatras nga, hindi magfa-file ng kaso yung ano, siklista. So ito yung nakalagay doon, no? Justice is not dead. On August 8, 2023, a cyclist named by the name of AB, his identity is hidden from his protection, was assaulted at kinasahan ng barrel ng isang ex-police. Marami sa inyo ang nakakita ng video na to. Dinala ng pulis ang siklista sa police station. Doon ay sapilitan siya na pinapirma ng agreement na nagkaayos umano sila at inamin niya na siya ang may mali. Di lang yon, pinagbayad pa siya ng 500 pesos dahil nagasgasan niya ang sasakyan ng ex-police. Yung nag-upload ng video ay tinakot din. Hindi na makikita ang video sa vlog site niya. Below is my last text conversation with AB. Diba? Inaalala niya ang kalagayan ng pamilya niya. Natatakot siya na mapatay siya ng mga pulis na magpanggap na riding in tandem na mga killer. There can be no criminal case without the cooperation of the victim. But that does not mean... that we, the public, are left helpless. This week, diba, nakalagay dito, this week, out of pure civic duty for the good country, I will be filing, number one, a complaint with the LTO for the suspension, revocation of the driver's license of Mr. Wilfredo Gonzalez for driving in a reckless manner that threatened the life of AB. Number two, a complaint with the Firearms and License Office of Kamkrame for the revocation of any and all gun licenses issued to Mr. Gonzalez and his family. NB, I have information that he has relatives who are also police officers, including permits to carry outside of the residence. And number three, ano yung NB? I don't know kung ano to, ano. Jargon ba yan? Sorry ha, hindi ko lang alam. Number three, if he is still connected with the government in any manner, a complaint for conduct unbecoming of a public official under RA 6713 na ako patay. Diba? I shall also furnish a copy of the video to the Senate President and the Speaker of the House for them to decide whether the same can be the basis of congressional investigation in aid of legislation in order that August 8, 2023 incident will not be repeated and that the citizenry would feel safer as they
traverse our street. Please pray for my and my family's safety. I will be dealing with people who have scared one vlogger and one cyclist. I expect nothing less, but your prayers will be my armor, and so I will not fear. In closing, I recall these classic questions from the public school in Diliman that I came from. In the face of oppression, kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung di tayo kikilos, sinong kikilos? So ito yung ano, conversation nila. Ito yung ano, nakalagay, tomorrow tiyak natatanongin ako ng media. Ito si Raymond Fortune siguro. Kung anong decision nyo. Pag sinabi ko na pinag-iisipan nyo pa, guguluhin kayo lalo ng mga pulis. Parang pinipersuade talaga ni ano, no, ni Raymond Fortune na mag-file ng kaso. Why say this? Pag sinabi nyo pag-iisipan, guguluhin kayo lalo ng mga pulis. Parang I smell something fishy talaga kay Raymond Fortune. Yes, yung ano, yung pagtatanggol sa kapwa natin, na ano ko naman yun, nagigets ko naman, men. Pero, parang nakikita ko dito, may pagka-epal na, men. Diba? Parang, pag sinabi nyo, pag isip nyo, naku, guguluhin kayo lalo ng pulis niyan. Parang, ano eh. Tapos sabi niya, good evening attorney, pasensya na po attorney, ayaw po talaga pumayag ng family ko. Sorry po talaga at maraming salamat po. I really appreciate po yung tulong na inalok nyo. Diba? Ito kasi yung ano eh, ito yung pahayago. Sabi kasi dito, actually, ako pa yung nagbigay ng 500 dyan kasi gasgas daw ng kotse niya. Gasgas daw ng kotse niya. Lito na ako that time kasi naghalo ng pagod ko at gutom. Kaya nag-usap na kami para matigil na, kasi mag-isa lang ako na nasa police station. Para matigil na, usap na kami. Pero babayaran ko pa daw yung damage ng kotse niya. Binigay ko na lang yung 500 noon una. Gusto niya pa kunin 800. Sabi, wala ako pang kain kasi nga nanghihina na ako sa gutom. Pinapalabas niya kasi, binangga ko eh, di naman nangyari yun. Saka nasa loob siya ng bike lane. Ah, nasa bike lane pala eh. Kaya tinapik ko ang sasakyan niya kasi mahulog na ako sa gutter. Pagdating sa unahan, tumigil siya, pinagmumura niya ako. Kaya di ko napinansin. Nagulat ako, tapos ginawan pa nila ng mga yupi yung kotse na di ko naman ginawa. Ika nga, fabricated evidence. Ikaw ba kaya mong mayupi yung bubong ng kotse na nasa bike ka tapos nasa left side ka? Ah, hindi. Pero ano ha? Kung akong tatanungin mo, kaya. Alam ko bakit? Nagawa ko na yun sa pickup truck namin dati eh. Yung sa sobrang inis ko, ginanon ko, oh. Vlog. Talagang lumubog yung ano, yung bubong. Yung bubong, ha? Bubong yung inano daw, eh. Hindi, kung ako, ha, tatanungin nyo, kaya. Malambot lang naman kasi yung bubong ng ano, eh. I don't know, doon sa strada yun, ha, yung pickup truck na strada. Kasi gigil na gigil ako noon. Nakalimutan ko na yung reason noon, eh. Ginanon ko yung bubong. Lumubog talaga, man. Hindi, I don't know kung kasama yung factor na nakabike pa siya tapos nasa left side, so kaliwa yung inano niya. I don't know ano. Pero kung tatanungin mo kung kayang UPA ng ganon, kaya. Nagawa ko na eh. Hindi ano, walang halong ano, ha. Diba? Yung sinasabi mo kasi na tinapik ko, hindi tapik yun, min. Kinalabog mo talaga. Diba? Hindi ako kumakampi dun sa ano, mali po yung pagtutok ng barila. Pero may certain cases kasi na may gagawin ka na nakakapikon talaga. Na masasagad talaga yung pasensya mo. Diba? Siyempre, dahil ikaw yung dehado, ipagtatanggol mo yung sarili mo nga naman. Diba? Pero hindi ko sinasabing tama yung ano, ha. Hindi ko sinasabing tama yung nanutok ng baril. Mali pa rin yun. Unang-una, nasa bike lane pala siya.
Pero yung pag gano'n, nakakabwisit talaga yung men. Try nyo mag-drive kayo tapos biglang may gaganon. Kahit pa sabihin mong mali. Mabuti na lang sana ginawa na lang ni Kuya, pinalampas niya na lang yun. Total, hindi ka naman na disgrasya eh. Pinairal niya rin kasi init ng ulo niya eh. Nakakapikon yun, men. Yung gaganonin yung kotse mo. Diba? Kahit sino naman, kahit ba naman mumurahin lang yung kotse mo, gaganonin. Nakakapikon yun, men. Diba? Yung pag-handle kasi ng temper, hindi mo naman makokontrol sa tao yan. Iba-iba kasi level ng temper. Pwedeng ibang tao, ginanon mo, palalampasin niya lang. Siyempre, may pride din naman yung nasa kotse, diba? Kaya lang, OA yung pagka-pride niya, ba't kailangan niyang kasahan ng baril? Diba? Or kung ano, kung... Basta, men. Diba? Next. Ito naman yung sa nag-video. Tinakot din daw. Ayan, regarding sa post mo, case closed na po yan at inamin ng biker na kasalanan niya. Binangga niya at tinakbuhan kaya ganyan. Binangga daw, hindi naman binangga. Ang sabi, tinapik. Ah, baka yun ang unang pagkakaalam, binangga. Kasi magkaparehas yung tunog eh. Pag hinampas mo yung kotse at nabangga ka, pwedeng ganun yung nangyari. Akala niya binangga. Siyempre, dahil akala mo binangga, tapos tatakas pa. O ikaw lumagay sa posisyon ng nung may kotse, di ba? Let's say, sabihin na natin na tinapik. Siyempre, ang mentality mo, yung tunog ng pagkakatapik tsaka bangga, parehas eh. Siyempre nga naman, hindi mo alam yun, the time na nandoon ka sa pangyayari, hindi mo alam, hindi mo pa nalalaman kung tinapik ka o binangga. Ang tendency kasi nun, pag tumakas yung nakagawa sa'yo, nakakabulin mo talaga yon. Then iniiwanan ka pa, syempre, haharangin mo talaga yun dahil may obligation sa'yo. Yun. Tapos yung pagbaba niya, syempre magpapatay malisya pa yung cyclist na tapos syempre, yeah, di ba? Pero inuulit ko, hindi tama natutukan mo ng baril. Maling-mali natutukan mo ng baril. Di ba? Dito ko parang nalilinawan nyo na rin yung pangyayari. Kasi nung during that time, yung nagkaharangan sila, hindi pa clear yung pangyayari kung whether yun ba ay hinampas yung kotse o binangga. According kasi dito sa testimonya nung yung tinatakot, quote unquote tinatakot yung nag-upload ng video. Ang sabi kasi dito, nabangga. Baka yun yung mentality, yun yung pag-iisip nung nanutok ng barel. Akala niya binangga siya. Hindi pa agad malalaman yun eh. Alam mo, pagbaba ng kotse, alam, oy, tinapik ko lang yan. Hindi pa dun sa police station pa magkakapaliwa na ganyan, men. Di ba? Hindi pa dyan sa mismong settings kung saan nangyari. Di ba? So, nangyari to siguro, hindi pa nila alam yung mga nangyari. Pero dito naman kasi, kay attorney Fortune kasi. Di ba? Para sa akin, sana hinayaan niya na lang. Diba? Ito tama to eh. Tama itong ginawa niya to eh. Hindi mali to yung nag-file ng complaint sa yung naghanap siya ng pwede niyang i-file ng complaint. Total advocate niya yan. Or kabilang siya sa biking community. Dapat dito na lang. Pero dun sa doon sa pagpipilit mo na magkaso yung nakaano, choice na yun nung biktima eh. Siyempre, di ba, unang-una, kahit pa sabihin mong libre yung service mo bilang abogado, siyempre yung stress na idudulot niyan sa family habang tumatakbo yung kaso, hindi mo alam, di ba, malay mo, aabangan siya sa labas, or di ba, hindi mo masisisi yung mga biktima na ayaw nang mag-file ng kaso. Tsaka hindi naman kalakihan yung yung pangyayari, 500 pesos lang naman yung nawala sa kanya eh. At na nanutok ng barel, nagkaroon na ng justice sa social media eh. Pinagmumura na siya ng mga netizens eh. So ano pa bang doon? Ano pa bang poproblemahin doon? Yun ang hindi ko naiintindihan dito sa pinaglalaban ni Attorney Fortune, di ba? Hindi kayo, worth it ba na guluhin mo yung katahimikan ng buong pamilya mo dahil nawalan ka ng 500 pesos tsaka natutukan ka ng barel?
Maybe sa iba dahil sobrang sobrang gusto nilang protektahan yung dignity nila, ano, pero talo na yung ano eh, talo na yung victim eh, 'di ba? Nahusgahan na siya sa social media, 'di ba? Nahusgahan na siya, men eh. I mean, ano pa bang hahabulin natin doon sa ano? Doon sa ex-police na 'yon. Ngayon, may final ng kaso si ano, sakit na ng ulo ng ano ex-police 'yon. 'Di ba? Kung ayaw nang gumulo nung ano, ayaw nang magpagulo nung victim, total nakuha niya na 'yung justice niya. Kasi ano ba 'yung nawala sa kanya? Dignity. Nawala na rin 'yung dignity nung ano eh, nung suspect eh. 'Di ba? Hindi naman siya pinatay, hindi naman siya binarel. Diba? Sasabihin mo sa akin, eh paano kung buo kong binarel yan? Diba? Hayaan na. Ibang usapan yun, nabaril siya eh. Pero ito, diba nangyari na yung nangyari? Diba? Kung ano yung justice na ano para sa akin ha, opinion ko lang naman to, I don't know kung kayo, di sabihin nyo rin yung gusto nyo. Para sa akin, kung ano yung justice doon, diba? I think tama na yon. Hindi naman siya nakuha na ng 100,000, hindi naman siya na nabugbog, diba? Tama na yon para sa akin. Yung ma-expose na nga lang yung identity nung nanutok ng baril sa iyo at napahiya na sa social media. Diba? Enough na yon. Ngayon isasalang pa nga sa Congress, diba? Kaya lang medyo na ano lang ako kay Attorney Fortune kasi parang ano eh ambulance chaser talaga ang dating. Kasi dito sasabihin niyo naman sa akin, eh bakit sa ghost hunting community ganyan ka rin? Ang ginagawa ko katulad nung kay Attorney Libayan din lang naman. Nag-o-observe ako, nagde-debunk din. Hanggang doon na lang ako. Ngayon yung mga biktima na mga fake ghost hunter na nagpapadala, lapit kayo sa akin, sige. I-air ko yung hinanain nyo. Yun lang yung justice na maibibigay ko sa inyo. Hindi naman ako lawyer eh. Diba? Ang ginagawa ko, relax. Ipapamukha ko sa inyo na, oy, ginagago ka ng ghost hunter na to. Eh, kung kayo, matigas pa rin ang ulo nyo. Diba? Sinasabi na sa inyo yung totoo. Go lang, magpadala kayo ng pera. Basta huwag kayo magagalit sa akin pag continuous kong kinikriticize yung mga idol nyo. Diba? Ganun lang naman. Kaya pag kinukomentan nyo ako dito, kalayaan nyo naman na komentan ako. Kahit murahin nyo nga ako sa comment section ko eh. Diba? Hindi ko kayo pinagbabawalan. Basta tungkol lang doon sa kinukomment ko. Halimbawa, ginabi ko, peke si 88, peke si Donski. Putang ina mo bungo, hindi peke ang idol namin. Ingit ka lang, okay lang yon. Basta regarding dun sa dinaldal ko. Diba? However, may karapatan din akong sagutin yung mga sinasabi nyo tungkol sa akin. Diba? Hindi dahil sa pinapayagan ko kayong ganun ninyo ko, eh, hindi ko na kayo papansinin. Siyempre, papansinin ko pa rin kayo. Sinabihan mo ko na ano, nabayaran, babalikan kita, o anong proof mo na binayaran ako? It doesn't mean na pinipigilan ko kayo. Diba? Kasi nami-misunderstood madalas ng mga bobo yan eh, na nagko-comment sa akin eh. Diba sinasabi ko daw, nasa public din daw ang video ko, kukomenta nila yung gusto bakit daw ako nagagalit. Diba? Nagagalit ako, pero hindi ko binabawalan yung pag-comment nyo sa akin. Magkaiba yun. Comment nyo lang yung gusto ko. Katulad nila idol nyo, nagagalit din sa akin pag kinukomentan. Kaya nga sabi ko, magharap kami. Kaya nga kapag may bobo dyan na nagko-comment sa baba, sinasabi ko, magharap tayo para ma-address natin yung problema mo sa akin. Iyan yung hindi ginagawa ng mga idol nyo. Sinasabi mo, fake ang video namin bungo, magharap tayo, tanongin mo ko. Regarding sa pagka-fake ng video ko, katulad nung mga example na ganon, hindi nyo ba nahahalata na ako na yung naninira? Ako na yung nagnanakaw ng video. Diba? Ako pa yung naghahabol sa kanila. Diba, men?
Come on. Anyway, sana naiintindihan nyo, ano, sa akin lang naman, kung may biktima, okay lang, sabihin mo na nakawawa yung biktima, simpatsahan mo yung victim, pero kung ano yung decision ng victim, igalang nyo na lang. Diba? Katulad sa mga, ano, sa mga bobo tanga-tangang, ano, yung decision ng igagalang, ha? Ngayon, yung mga bobo tanga-tangang supporter ng mga Ghost Hunters na naniwala doon sa video nila Donski at magpapadala ng pera. Kung gusto nila magpadala, go ahead! Diba? Pero wag nyo kong pipigilan na, ano, na mag-comment nyo sa idol nyo. At wag nyo kong pipigilan na sabihan kayong bobo tanga. Kung pipigilan nyo ako, harapin nyo ako. Diba? Patutunayan ko talagang bobo tanga ka. Sa kakapaniwala dyan sa idol mo. Diba? Pero yung paggawa mo dyan, pagpapadala nyo ng pera, go lang! Hindi ko kayo pipigilan. Trip nyo yan eh. Diba? Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.